Kamusta mga kamay? Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba ang mga magandang papel para sa charcoal at graphite. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong video. Tara, simulan na natin. Unahin natin kung ano yung available na meron ako dito. So, meron tayong vellum board, orange vellum. Madami din tong available na size. At madali lang itong mahanap sa National Bookstore at sa mga online shops. Ayan, oo nga pala, tandaan nyo to. Mas okay gamitin yung side na to. May konting pagkakaiba kasi yung texture niya kaysa sa kabila. Basta mas feel kong gamitin yung side na to. Ayan, ito yung bukasan para matandaan nyo. So ito yung mga sample na gawa ko gamit ang vellum board. Sunod ay itong Bristol na nabili ko lang din online. Parang vellum din siya. Mas makapal nga lang. Marami rin siyang available na size. Medyo mas pino yung texture nito kaysa sa vellum. Kaya maganda rin mag-shadings dito. Kahit smudge o rendering. Ayan, try nyo rin to mga kamay. Maganda rin to. At ito yung mga sample ng drawings ko gamit ang papel na to. So, pag nagko-commission ako, ito yung kadalasan na ginagamit ko sa ganitong size. Pag mas malaking size ang kailangan, ito naman yung ginagamit ko. Bristol din yung tawag dito, ayan. Para lang siyang normal na kartolina. Pero kung susuriin mong mabuti, may kakapalan din siya. Marami nito sa Pandayan Bookshop. At sobrang mura dahil 12 pesos lang to. Yan yung mga kadalasan kong ginagamit sa mga commission ko. Bukod sa mura ay medyo makapal ito. May mga client kasi tayo na hindi naman nag-a-avail ng naka-frame na portrait. So, pag ganito yung papel, hindi siya alanganin na i-deliver. Dahil medyo makapal at matigas siya. Hindi tulad ng mga Canson sketchpad at ibang papel na malambot, madaling malukot at matiklop. Speaking of Canson, meron din tayo dito nyan. Ayan, maganda rin yung texture nito. Sa totoo lang dito ako pinakaunang nakomportable nung nagsisimula pa lang ako. Pero ang di lang talaga maganda dito ay masyado siyang malambot. Pwede rin naman itong pang-commission, pero dapat naka-frame siya. Nakakahiya kasi itong ibigay sa client mo. Napapil na papel lang, bakali pa rin pa habang inaabot mo to. So ito naman yung mga sample ng gawa ko gamit yung Canson sketchpad. Meron din naman Canson na makapal. Ito yung Canson CA Green. Wala akong blankong papel dito na maipapakita. Pero ito yung sample ng drawing ko gamit yung papel na to. So ito yung papel na isang pahid mo pa lang, dark na kaagad siya. Talagang makapit siya. Kaya isa to sa pinaka best na papel na bagay sa charcoal. At ito pa yung mga ibang papel na alam kong pwede rin gamitin sa charcoal. I-comment nyo lang sa ibaba kung meron pa akong mga hindi nabanggit sa mga sumusunod. Mas mabuting ma-explore at masubukan mo bawat isa nito. Para lang sa ganun ay mahanap mong mabuti kung saan ka magiging komportable. At upang mas madali ka makapag-adjust once na hindi available yung papel sa binibilhan mo, pwede kang gumamit ng iba. So hanggang dito lang muna tayo ngayon mga kamay. I-comment mo lang sa ibaba kung ano pa yung mga gusto mong malaman at matutunan pagdating sa pagpo-portrait. Huwag din kalimutan na i-like yung video at i-share sa mga tropa mong gusto din matuto. Salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.